Hi guys! So welcome sa ating Module 8 entitled Thermal Stresses. So sa topic na ito, i-discuss natin yung mga effects ng thermal stress with regards dun sa nagiging behavior ng mga materials natin. Okay, so let's start. So let us first define what is thermal strain. So if you recall, pag sinabi nating strain, diba that is the ratio ng deformation with respect dun sa total length niya. So ibig sabihin class, sa topic nating thermal stresses, meron din pala tayong pag-aaralan ditong deformations, okay? So, thermal strain. So, in increase in temperature, it results in expansion, whereas a temperature decrease produces contraction. So, ayun pala class, no, yun yung mahalagang epekto ng change in temperature with respect sa material, na if there's an increase in temperature, the material tends to elongate, and then when the temperature drops, no, the material tends to shorten. Okay, so and deformation is isotropic, the same in every direction and proportional to the temperature. Okay, so dito kala sa thermal strain, yung pinanggalingan lang naman yung formula is yan lang definition na yan, no? Or di kaya yung sinasabi ng that the strain, no, that the strain is proportional to the change in temperature. Okay, so simply I rewrite lang na that strain. So, strain. So, sinabing thermal strain. So, lagyan ko ng T para masabi natin thermal strain siya. So, the thermal strain is directly proportional to the change in temperature. Okay, so to eliminate the proportionality symbol, so mag-i-introduce tayo ng proportionality constant K. So, ito na yung formula. And then, itong K na ito ngayon, no, constant yan sa every material. And then, that is called linear coefficient of thermal expansion or denoted by the symbol alpha. Okay? So, and so makikita mo yung formula. Ito yun, no? That the thermal strain equals sa alpha times the change in temperature, where ayan nga alpha is the linear coefficient of thermal expansion, which represents the normal strain caused by 1 degree change in temperature. So yung unit nito class is per degree Celsius or per degree Fahrenheit, no, kasi ano siya eh, strain divided by the temperature. So, strain unitless yun, or meters per meter nga, diba? Ganun lang siya. So, parang pwede per degree Celsius, per degree Fahrenheit siya. Okay. So, next. So, diba ang main goal natin talaga class, no? Sa strain is ma-define natin or ma-solve natin yung nagiging deformation niya. So, in terms of deformation class, paano ba itong thermal strain na ito? So, using this equation pa rin, no, that thermal strain is equal na sa alpha times delta T. Okay. So, if you recall, strain is deformation divided by the original length. So, magiging deformation ito. So, dahil thermal yan, magiging deformation due to temperature divided by the length L is equal sa alpha delta T. So, transpose natin tong L. So, yung deformation ngayon, which is ito yung pinaka-goal natin mahanap, due to temperatures is equal sa alpha length times delta T. Okay, so sinadya kong ganyan yung itsura niya para mayroon tayong mnemonics na dimambasa dyan is alat. Okay, so deformation due to temperature is alat. Ganun lang naman siya. Okay, so let's check. Ayan, no? And then, yun lang, pakitandaan lang class, no, that in increase in temperature, the material tends to elongate or positive yung magiging deformation niya. And then, decrease in temperature, so magsishorten siya or negative yung deformation. Okay, so, para mas maintindihan pa natin class, pasok naman tayo dun sa thermal stress. Ano naman yung thermal stress class? So, dito ko lang sabi, it is the internal forces or internal forces that develop due to elongation or contraction caused by increase or decrease in temperature. So, ito pala yung mga internal forces na nade-develop once na yung body is nasubject na siya sa deformation due to
temperature. So, the following table, summary yan ng thermal stresses. So, meron dyan class na unrestricted siya. So, ibig sabihin walang support. So, restricted. So, meron dalawang types ng restrictions. Partially and then totally. And then, nandiyan yung corresponding thermal stress niya and then thermal strain. So, ibig sabihin lang ng X class, ibig sabihin nun, walang thermal stress na nade-develop kapag naka-X. Katulad nito class. Ayan. And then, pag dito naman X sa thermal strain, ibig sabihin wala namang thermal strain na nade-develop. Ibig sabihin, hindi siya nage-elongate, hindi rin siya nag-shorten. So, para mas further ma-discuss ko to class, so, ayan, pakita ko lang siya dito. Paano ba nagawa yun, class? Okay, so, dun tayo sa ano, undeformed muna. Unrestricted rather. Unrestricted. So, ano yung itsura class ng unrestricted? So, pwedeng simple material lang siyang ganyan. Okay, or lalagyan ko siya dito ng isang ano support para mas ma-discuss ko siya mas maayos. Okay, so, pero hindi pa rin naman ano yun, restricted. Ibig sabihin, free siyang mag-deform, no? Free siyang mag-deform. So, upon the increase ng temperature, ano mangyayari dito class? So, let's say nagkaroon ng increase in temperature. Eh, di ba mag-elongate siya? So, ito, considering this figure, so, mag-elongate siya. So, mapupunta siya dito. So, initially, ang ganyan lang yung length niya. So, ngayon, napupunta na siya dito. Ito na ngayon yung bagong length ng bar ko. So, ito ngayon yung tinatawag natin deformation due to temperature. Okay, so, dahil nag-elongate siya, eh, di therefore, merong delta T. So, merong strain. So, kung makikita mo sa figure, ayan, so check siya dyan. So, bakit walang thermal stress? Kasi, wala naman nag-resist sa kanya, di ba, na mag-elongate. Walang pumigil sa kanya. Wala kang makikitang force P dito. No? So, walang thermal stress. Okay. So, next doon naman tayo sa partially restricted. Okay, so ano itsura ng partially restricted class? So, parang ganito yung class. So, may support dito. Meron din dito. Okay, tapos ito, let's say, ito yung member. So, meron lang siyang gap dito class na pwede siyang mag-elongate. No, dito kasi unlimited, no? Kung increase na increase yung temperature, haba siya ng haba. Dito class, dahil may support na dito. So, limited na yung possible elongation niya, no? So, let's say, nagkaroon din dito ng increase in temperature. So, ano mangyayari class? Eh di naman, kung wala ito, kung wala itong support na to, ano mangyayari, di ba? Mag-elongate siya, let's say ganyan, exaggerate ko lang. So dapat hanggang dito yung ano niya, di ba? Yung final length niya, and then itong length, itong deformation na yan, yan nga yung delta ano, delta T, di ba? Change in length with respect sa temperature. Okay, so ikaso class, dahil meron ditong restriction, so hindi niya magagawa yan, mag-elongate ng ganyan. Anong gagawin? Mangyayari class, edi ito nga yung support na to or yung wall na to, mag-o-offer siya ng resistance, di ba? And then yung resistance na yun, mag-create ngayon internal force. So, mag-elongate siya sana hanggang dito. Pero dahil mag-o-offer ito ng resistance, so therefore mapupunta. So, hanggang dito siya dapat, so babalik siya hanggang dito. Okay, and then yung resistance na yun class is due to that doon sa ano, sa reaction, no, sa magkakaroon ng internal force. So ito ngayon is deformation ngayon with respect doon sa internal force P na na-receive ng member. Okay, so mag-elongate siya hanggang dito dahil may restriction, so babalik siya. So ito ngayon 'yon. Okay, ito ngayon yung deformation with respect sa force P, and then dahil nagkaroon ng internal force, so therefore merong stress, di ba? May force, may area, therefore may stress. So, therefore, meron siyang thermal stress. At the same time, meron din siyang thermal strain. Kasi, ito yung ano, kabuuan class, di ba? So, hindi man siya nag-elongate ng ganyan kahaba, pero meron pa rin siyang elongation na konti. So, therefore, meron pa rin siyang thermal strain. Okay, kaya makikita mo dito class, parehas nakacheck yan, no? May stress, kasi merong internal force na
na-generate, and then may thermal strain kasi meron pa rin naman siyang elongation, yun nga lang limited. Okay, and then lastly, doon tayo sa totally restricted. So, totally restricted. Okay, so paano naman yung class? Ibig sabihin na, so ito yung dalawang support. So, totally nakakonect siya doon. Okay, so, ganyan siya. So, ito, pinipigilan na talaga nung dalawang rigid support na yan na mag-elongate siya. So, let's say, class, kunwari, nagkaroon ng increase in temperature. So, kung wala sana ito, edi ano mangyayari, class? Edi dapat mag-elongate siyang ganyan, di ba? Due to increase in temperature. So, itong elongation na to, yun yung tinatawag ulit natin, deformation due to temperature. Pero dahil mag-offer ng resistance itong wall na to, so, yung deformation na yan, pipigilan na itong wall na to. So, dapat nandito siya. So, ito, babalik ngayon siyang ganyan. And then, itong deformation na to, ito naman yung deformation ngayon due to dun sa resistance na yan or dun sa force generated na kinapi na yan. Okay? So, kung mapansin mo, original length niya, so, yun din yung final length niya, diba? So, therefore, yung total deformation dito, class, is wala, zero. So, therefore, wala siyang thermal strain. Pero, meron siyang thermal stress kasi merong ang force doon sa body, makakaroon siya ng internal force dyan. So, magkakaroon ng thermal stress. Okay? So, kung makikita mo dito, ulitin ko lang. So, may thermal stress kasi merong resistance, magkakaroon ng force doon sa material, internal force. So, may stress. Pero, walang strain kasi nga, totally restricted siya. So, walang deformation na pwede maganap. Okay? So, proceed na tayo, class, sa problem solving siguro. Okay, so example problem number 1. So, the compound bar composed of 3 segments shown is initially stress-free. Compute the stress in each material. If the temperature drops 25 degrees Celsius, assume that the walls do not yield and use the following data. So, given class yung area, yung linear coefficient of thermal expansion, and then yung modulus of elasticity ng tatlong materials. And then class, makikita mo sa figure na to is under siya ng totally restricted, di ba? Or that both ends is merong support. So, ibig sabihin, dapat yung total deformation dito, class, is dapat equal to zero. So, paano ba masolve yung ganitong type ng problem? So, first thing to do is, i-draw muna natin siya. Okay? So, let's say ito yung dalawang support. Then, bronze, aluminum, and then steel. Okay, so sabi class nagkaroon daw ng temperature drop no, so that delta T is equal sa 25 degrees Celsius. So drop siya class. So kung marerecall mo, diba, that the decrease in temperature will tends to shorten yung member, so iikli siya. Pero class, diba, dahil merong restrictions dito, so gusto naman niya umikli, hindi niya magagawa kasi nga merong support no, na pumipigil para mag-shorten siya. So, paano ba masolve yung ganitong type ng problem? So, ganito lang. Okay, so wait lang ah. So, ang unang gagawin natin class, no, since hindi siya kasi makapag-deform, so tanggalin natin itong support no, para makapag-deform siya freely. So, tira natin itong sa left side. Tapos, ito, tatanggalin ko ito, class. Isipin ko, free siya na makapag-elongate or shorten. So, tatanggalin ka. Pag tinanggal ko, tapos nagkaroon ng temperature drop. So, iiksi sila, di ba? So, mangyari, itong bronze, dating 800 mm. So, mas maiksi na siya. Ito, 500. So, mas maiksi na siya sa 500. And then, ito, 400. So, mas maiksi na rin siya sa 400. So, initially, hanggang dito siya, di ba? So, ngayon, dahil sa temperature drop, so, maiksi siya. So, mula sa initial point na to, napunta ngayon siya dito sa final point na to. So, itong deformation na to, ito ngayon tinatawag natin total deformation due to temperature, which is yung pinagsama-sama
deformation due to temperature ng bronze, deformation due to temperature ng alum, and then thermal deformation ng steel. Okay, so yun ay kung tinanggal natin yung support. E kaso may support class, ibalik natin. So, gusto niya umikli, pero dahil may support, pipigilan niya yung pag-ikli na yun. Anong gagawin yung class? E di hihilahin niya pabalik. Tama ba? Dahil sa support na to, so hihilahin niya pabalik. So, mag-undergo ngayon ng tensile force itong ano, or tensile stress itong mga materials natin. So, ang gagawin niyan, so from that point, no, gagawin, hihilahin pabalik pa ganun, no, para ma-maintain niya yung original position niya hanggang dito sa support. So, ito, haba ulit ito. Ito, haba rin yung aluminum, and then ito, haba rin yung steel. Okay, so mula dito, so ihilahin niya yung pabalik papunta dito. And then ito ngayon yung tinatawag natin deformation due to dun sa internal force na na-generate, which is yung pinagsama-sama elongation ng bronze plus elongation ng aluminum plus elongation ng steel. No, lahat na ay due to force P. So, nag-shorten, tapos eto ngayon magre-react, magbibigay siya ng resistance na paganito P. So, hihilahin niya. So, ito na yung magiging final orientation. So, nakabalik na siya dun sa original length niya. Okay? So, ayan, dun na tayo talaga sa totoong procedure. First step is, ano, gumawa ng equation of equilibrium. Okay, so kailangan kasi class mapalabas natin internal forces ng mga members. So, kakat natin sila. So, cut natin, considering natin yung right. So, cutting section AA, cutting section BB, and then cutting section CC. Okay, kinonsider ko yung right kasi doon meron tayong given na force P. No? So, anyway, so for AA, for cutting section AA, so that is ganito siya. So, dito yung force P, and then dito yung internal force ng steel PS. So, by taking summation of forces horizontal is equal to 0, considering force to the right positive. So, that negative PS plus P is equal to 0. Okay, so that PS now in terms of P is P. Yun na siya. Okay, so next. For cutting section BB naman. So, ito naman yun. So, ayan. So, nandito yung force P. So, dito mayroong internal force P aluminum. So, by taking summation of forces horizontal is equal to 0, considering forces the right positive. So, that negative PA plus P is equal to 0. So, PA now in terms of P is P. Okay, and then lastly for cutting section CC. So, okay, ito naman siya. So, andito yung force P, diba? So, nandito ngayon yung P naman ng bronze. So, by taking summation of forces horizontal is equal to 0, considering force to the right positive, so that negative PB plus P is equal to 0, or PB in terms of P is P. Okay, so, yun na yung mga equations of equilibrium natin. Next. Next is, gawa naman tayo ng compatibility equation. Number 2, compatibility equation. So, saan kukunin yung compatibility equation? E di doon sa relationship ng mga deformation, di ba? So, okay. So, makikita mo dito class, yung total deformation due to temperature is eto. Kasi eto naman yung total deformation due to force P. So, anong relationship ng dalawa class? E di tama ba? Equal sila. So, that deformation due to temperature is equal nga sa deformation due to internal force P. Okay, ngayon, expand lang natin to. So, ito sabi natin, pinagsama-samang thermal deformation ng tatlong material. Okay. And then, ito kala sabi natin, ito pinagsama-sama rin elongation ng tatlong material. Yung deformation ng bronze din plus deformation ng alum plus deformation ng steel.
Okay, so ibig sabihin class, ito na yung working equation natin. So ngayon yung step 3, yung ano na lang, yung paggamit ng Hooke's law, di ba? And yung formula na thermal deformation. So, si-simplify lang naman natin ito base sa formula nila. No? So, ito sa thermal deformation, so that is alat, di ba? So, ito magiging alpha L delta T ng bronze plus alpha length delta T ng alum plus alpha length delta T ng steel is equal siya sa ito naman. So, ito yung actual deformation due to internal force P. So, that is PL over AE. So, PL over AE ng bronze plus PL over AE ng alum plus PL over AE ng steel. Okay? So, after ng class, edi substitute na natin yung mga given na values. So, dito sa alpha, given yun sa figure natin. So, that is 19 times 10 raised to negative 6. So, 19 times 10 raised to negative 6. Ang unit is per degree Celsius. Okay, yung length ng bronze is 800 mm. And then, yung temperature is okay, and then yung change in temperature is, ayun, di ba sabi, nag-drop siya ng 25 degrees Celsius. So, 25 degrees Celsius. So, kung mapansin mo dito, cancel ang unit ng per degree Celsius, matitirang unit is in mm. So, yung deformation ngayon, ang unit niya, final unit niya is naka-mm. So, dapat lahat itong terms na to, naka-mm na para tama yung sagot natin. And at the same time class, hindi na natin gagawing negative itong change in temperature kahit na sinabing temperature drop siya. Kasi, kinonsider na natin yung direction ng deformation doon sa formula natin. So, pag nakukonsider mo na yung direction, no need na to indicate yung sign niya. Okay, and then next plus. So, alat naman ng aluminum. So, pala sa aluminum, that is 23 times 10 raised to negative 6. And then per degree Celsius, length is 500 mm. And then change in temperature is 25 degrees Celsius. And then plus, para sa steel, 11.7 times 10 raised to negative 6 per degree Celsius, length is 400 mm. And then 25 degrees Celsius. So ito na yung tatlong alat. So lahat yan, naka-mm ang unit. And then equal yan saan? Sa mga PL over AE, diba? So, ito PB, LB, AB, EB. Ito PA, LA, AA, EA, and so on. Ngayon class, PA, PB, PA, and then PS. Pag tinignan kayo dito class, na-generate kong formula sa baba. That yung tatlong forces na yun, is lahat sila equated sa P lang. Diba? Pare-pare silang P. So, pwedeng gawin ko isang P na lang ito class. Okay lang? So, magiging P. And then, para sa bronze, length ng bronze is 800 mm. PL, area ng bronze, given then class, 2,000 mm squared. And then, yung E is 83 GPa. Ngayon class, diba sabi ko naka-mm ito. So, dapat ito mm rin ang unit. So, kung nakinig ka sa mga previous modules natin class, so para maging mm ito, dapat ito is naka-mpa. Okay, para ito mm, ito mm squared, ito mpa. Tapos itong p, pag sunod natin yan, dapat yan naka-newtons. Okay, newton per mm squared, mpa. So, mpa divided by mpa cancel. So, matitira mm. Okay, and then plus p naman ng aluminum. So, pl ng aluminum is 500 mm. Area ng aluminum is 1,400 mm squared. And then, yung E is 70,000 MPa. And then, plus, ito naman sa steel. So, P ng steel is P lang din. Length ng steel, 400 mm over. Area ng steel, 800 mm squared by. Yung E is 200
1000 megapascal. Okay, so naka-generate na ako ng mahabang equation, pero ang tanging anong dito ko last is yung force P lang. Okay, so solving for the value ng P, ilan ang P class? Ang atong unit dyan dapat naka-newtons. Okay, so tip lang class, first thing na kailangan mong i-check is kung magiging consistent ba yung units, kung mm ba silang lahat, na dapat pare-parehas. Next thing to do is i-check no, yung calculator mo kung napindot mo ng tama ito kasi ang haba niya class. So, isang mali mo dyan, mali na yung sagot mo. Okay? So, kailangan maingat tayo sa pagpindot. So, pindutin natin class. So, practice mo magpindot class ah. Kasi mahirap to pag hindi mo pinapractice, mamamali ka. Okay, so sagot that P no for force P na to is equal sa 63,157.55 newtons. Okay, so paki-verify na lang class. Pero hindi naman P ang tinatanong. Ano ba ang tinatanong? Compute the stress in each material, di ba? So kung stress, edi madali na 'yan pag may force ka na. Okay? So let's say for bronze. So stress ng bronze is equal sa P ng bronze over area ng bronze. But P ng bronze is yung P lang din, di ba? Using nga ito class. Ayan o, lahat sila P lang. So, area ng bronze. So, magiging 63,157.55 newtons divided by area ng bronze 2,000 mm squared. Okay, so newton per mm squared. So, resulting unit is megapascal. So, ilan ang stress ng bronze? Okay, so sagot is 31.58 MPa. Okay, and then for aluminum naman, so stress aluminum is equal sa P aluminum area ng aluminum, but P aluminum is P lang din, so substitute 63,157.55 newtons divided by area 1,400 mm squared. So ilan ang stress ng aluminum? Okay, so sagot is 45.11 megapascal. And then lastly yung for steel. So stress sa steel is equal sa P steel over area ng steel, but P steel is P and then area ng steel is AS. So 63,157.55 newtons divided by area ng steel 800 mm squared. So ilan ang stress sa steel? Okay, so sagot is 78.95 MPa. Okay, so yun na yung sagot. Okay, so let's check kung tama yung mga sagot natin class. So 31.58, 45.11, and then 78.95. And then naka-indicate class na tension, no? Kahit naman sa figure ko, naka-tension naman na sila. Tension, tension, and then tension. So, ganun lang siya. So, hanggang dyan lang muna class, no? Yung mga next problems natin sa next video presentation ko na siya ipoprovide. So, practice nyo muna, and then ayun, so thank you guys and God bless.